Hey everyone! For today's video, tuturuan ko po kayo kung paano gumamit ng Messenger Classroom. Let's do it! Okay, bigyan ko muna kayo ng kaunting background about this Messenger Classroom. So, ang Messenger Classroom is for, this is for video conferencing. Or video meetings. No? Para siyang Zoom at Google Meet. Pero since ang Messenger is madalas nang gamitin ng ating mga estudyante, I think mas madali nilang matututunan ang Messenger Classroom. So, simulan na natin. Okay, buksan na natin ang ating Messenger. So, pag nabuksan yung Messenger nyo, ang sunod nyong gagawin is i-click nyo to. Itong nasa baba, itong people. So, pag kinlik nyo yan, ito yung lalabas. Okay? So, ang sunod na step na gagawin nyo is magkakreate kayo ng room. Paano kayo magkakreate ng room? Ipindutin lang po natin yung create room. Okay? So, pinindot natin yan, dito tayo mapupunta. So, ang sunod natin gagawin is share natin yung link sa gusto nating ka-meeting. Ito, i-share natin yan. Pipindutin natin yung share link na yan, tapos isi-send natin sa ating gustong ka-meeting. So, since ako isang teacher, pwede ko siyang isend sa aking section, sa aking estudyante. So, try natin isend yung link. Okay? May mga option dito, copy link, pwede sa messages, sa email, at sa messenger. Click natin yung messenger. Tapos, mamimili tayo ng online. At sana, tumugon, no? So, ito yung link na ginawa natin kanina. So, ang gagawin mo rito, i-click mo lang yung link para makapasok ka dun sa classroom na ginawa ko. Hi, sir. Wait natin yung ka. Nasaan ka? So, dito si Sir Adrian, in-accept yung link. The good thing here sa Classroom Messenger is pwede kang mag-invite hanggang 50 individuals. Pwede mo rin siyang ilock para wala na makapasok dun sa classroom mo. Ayun, tapos na po ang ating video tutorial about Messenger Classroom. Kung tingin niyo po nagustuhan niyo, please subscribe.